Hello, Converse is here, your modern nanay. Nangangamipas ko na po, kaya tara, magluto po tayo ng pang-holiday recipe. For today's video, ituturo ko po sa inyo ang aking special na traditional pork hamonado rolls. First, we need 1 kilo of pork loin or pork chop. Ito po yung masasuggest ko na magandang part ng baboy na gamitin po sa ating pork hamonado. Kapag bumili po kayo ng karne, ipahiwa nyo lang po ito sa butcher at sabihin nyo, hiwain na pang hamonado. Ang weight niya po dapat ay naglalaro sa 330 grams to 350 grams. Unang proseso, tinimplahan ko lang po ito ng salt and pepper. Next, lalagyan ko po ng 3 tablespoon of white sugar. Bakit marami po yung sugar na nilagay ko? Kasi later, ibababad po natin ito sa unsweetened pineapple juice. Para magbalansi po yung lasa ng asim ng unsweetened pineapple at tamis po ng sugar. Tried and tested ko na po ang recipe na ito. Kapag ito po yung sinubukan yung recipe, hindi po kayo magsisisi. At dahil matagal na nga po ang recipe na ito, hinubog na po siya ng panahon. So, ibig sabihin, habang tumatagal, mas napaperfect siya at lalong sumasarap. So, dito po sa video, makikita nyo po, nirarab ko lang pong mabuti yung sugar dun sa pinaka pork chop. Next, lalagyan na po natin yung palaman. Ang gamit ko po dito ay regular size classic hotdog. At meron din po akong salted duck egg. Bibiyakin ko lang po ito sa gitna. Pero pwede din po kayong gumamit ng regular salted egg. Mas gusto ko po yung salted duck egg kasi mas malaki po yung kanyang yolk. Isasalansan ko lang po itong mabuti. At yung hotdog, hihiwaan ko po yung gitna niya at ganito po yung pamamaraan ng aking paghiwa. Bali, dalawang hotdog po yung gagamitin ko dito. Sa size naman po na inyong pork chop na panghamonado, dapat mas malaki po yung size niya kaysa dun sa regular size ng hotdog. Tapos, i-roll lang po natin ito ng dahan-dahan. At ito po yung dapat niyo mapanood kung paano po ako magtali ng hamonado. Una, sinisikyo ko po muna yung gitna niya, kaya yung gitna po muna yung aking tinatalian. Bakit sa gitna ako nagsisimula? Para hindi po gumalaw yung ating meat habang iniikot po yung tali. Buhol lang po itong mabuti, tapos mapapansin nyo, mahaba po yung tali na iniwan ko sa kabilang dulo. Malalaman nyo po yan mamaya kung bakit. Bali, dalawang buhol po ang ginawa ko dito para secure na secure, walang kawala. Next, after ko po mabuhol yung gitna, pupunta naman po ako sa kabilang dulo at doon po ako mag-i-start magtali. Iikot ko lang po ito ng paulit-ulit ng 6 to 8 times para siguradong hindi po lalabas yung palaman natin sa loob. Don't worry, may technique din po ako dyan kung paano po matatanggal ng madali yung ating tali kapag naluto na yung hamonado. Importante po kasi dito na secure po yung magkabilang dulo ng ating hamonado para sigurado hindi lalabas ang palaman habang niluluto. Tapos, iikot na po natin yung tali, papunta naman po sa gitna. Galing po sa kabilang dulo, ganito lang po yung proseso ng pag-iikot ko ng tali. Next, iikot ko po yung pork chop para sa kabilang dulo naman po ulit ako pupunta. At ganun pa din po, iikot ko siya ng 6 to 8 times. Same procedure pa din po. At hindi po may iwasan na habang nagtatali po kayo sa kabilang dulo, may lamabas po na palaman sa kabila. So, kailangan i-push nyo lang po siya mabuti bago nyo po itali na po ulit-ulit yung dulo na part na yan. Sobrang tagal ko na pong ginagawa itong recipe na ito, kaya kabisado ko na po yung tamang pagtatali ng hamonado. Kapag gumagawa din po ako ng morcon, ganito din po yung proseso ng pagtatali na ginagawa ko. Same procedure sa ginawa natin sa kabilang dulo after nating maikot ng paulit-ulit yung dulo na part na yan. Ganito pa din po yung paraan ng pag-iikot ng tali. Papunta po sa gitna. At kapag nasa gitna na yung ating pagtatali, hanapin po natin yung iniwan po natin na mahaba na tali kanina. Tapos, gugupitin lang po natin yung kabilang dulo, habaan ko din po yung gupit, para mas maibuhol po natin ng tama at maayos. Mahirap po kasi ibuhol ito kapag maikli po yung tali na tinira natin. So, yung technique ko kanina, kaya mahaba po yung tali na iniwan ko nung unang buhol ko pa lang.
At kapag ginupit ko po ito, maglalagay po ako ng konting lawet para mabilis ko po siyang makita kapag tatanggalin din tali mami. At ito na po yung natali ko na pork hamonado roll. Ang gamit ko nga po pala na panali dito ay kitchen twine. After this, imamarinate ko na po itong ating hamonado roll. Lalagyan ko po ito ng 3 cups of unsweetened pineapple juice. Ma-advise ko po na mas okay po na gumamit ng unsweetened pineapple juice kaysa gumamit po kayo ng sweetened. Bakit? Para mas mabalansin niyo po yung tamang tamis doon sa inyong hamonado roll recipe. Pagkatapos, imamarinate ko lang po ito overnight para mas masarap po yung hamonado kapag niluto na. Imamarinate ko lang po ito sa loob ng ref, pero wag niyo pong kakalimutan na baliktarin rin po paminsan-minsan para mas magpantay po yung pagbabad. At ito na po yung aking pork hamonado roll na nababad ko na po overnight. Ito po yung isa sa sikreto ng mga matatanda kung bakit masarap ang kanilang hamonado. Binababad po overnight sa pineapple juice. Sa mainit na kawali, maglalagay lang po ako ng 1/4 cup cooking oil. Medyo marami po yung oil natin dahil marami po yung sibuyas nilalagay ko. Gagamit po ako dito ng 1.5 cup of onions. Igigisa ko lang po ito ng 3 to 4 minutes over medium heat. Or hanggang sa mag-translucent na po yung kulay ng onions. Sa hamonado recipe ko po, napaka-importante po na maraming sibuyas dahil siya po yung magpapasarap sa ating sauce. Alam ko po na napakamahal po ng presyo ng kilo ng sibuyas ngayon. Pero masasabi ko po na wag niyo pong titipirin sa sibuyas kapag gumagawa po kayo ng traditional pork hamonado. Next, ilalagay ko na po yung ating marinated pork hamonado roll. At isasama ko din po yung pinagbabaran. Sa pagpapalamot po ng ating pork hamonado roll, hindi na po ako maglalagay ng tubig dahil kusa pong magtutubig yung ating karne. Next, 1/2 cup of soy sauce. Iikot ko lang po yung hamonado roll para mas magpantay po yung lasa. Ang kagandahan po dito, kapag pork siya po yung gamit nyo, mas mabilis po siyang lumambot. So 1 hour lang po malambot na ito. One of my tip, huwag po kong gagamit ng brad ng soy sauce na sobrang alat. Lalagyan ko din po ito ng ground black pepper. At ikot lang po ulit para magpantay po yung paminta na nilagay ko. Itong recipe na ito, kapag nakikita ng iba na hindi marunong magluto, akala nila napakahirap, pero actually, napakadali niya lang lutuin. Siyempre, using my tried and tested recipe. Next, lalakasan ko lang po yung apoy, tapos tatakpan ko ito para mas mabilis pong kumulo. At kapag kumulo na po ito, iikot ko lang po ulit ng isang ikot yung ating hamonado roll. Tapos, hihinaan ko na yung apoy, tatakpan. Sa pagluluto po ng pork hamonado roll, napaka-importante po na nakalagay lang po sa low heat para hindi po malumog ang inyong karne. Huwag na huwag nyo po mamadaliin ang luto ito kasi kapag malakas may apoy nyo, may possibility po na malambot po yung labas pero yung loob niya is hindi pa ganong malambot. Tulad po ng nasabi ko kanina, lulutuin ko lang po ito sa loob ng isang oras sa mahinang apoy. At habang pinapalambutan nyo po ang karne, napaka-importante po na iniikot nyo po paminsan-minsan para mas magpantay po yung pagpapalambot. At ito na po yung aking pork hamonado roll after 1 hour. Malambot na po siya. Tender ang meat pero hindi po lamog. Kasi kapag nasobrahan po sa pagpapalambot ang inyong karne, may chance po na madurog ito kapag hiniwa nyo mamaya. Ito po yung matatawag ko na klase ng recipe na hindi po dapat minamadali. Next, palalamigin ko po muna itong hamonado roll bago po hiwain. At habang pinapalamig po ang pork hamonado roll, lalagyan ko na po ito ng pampalapot. Meron po ako ditong slurry. Ito po yung mixture ng 1/3 cup of cold water and 3 tablespoons of cornstarch. Pero tansyahin niyo lang po yung paglalagay para hindi po masyadong malapot yung mixture ng inyong sauce. Dito po sa pinagpalambutan ng hamonado, naglagay po ako ng 1/2 cup of water para mas magbalansi po yung lasa. Pero bago nyo po lagyan ng water, tikman nyo muna po yung pinagpakuluan ng hamonado para matansyan nyo kung gaano karami water yung dapat nyo ilagay. At ito, luto na po ang masarap na sauce ng aking pork hamonado roll. Ito na po yung napalamig ko na pork hamonado roll. Bawal na bawal pong hiwain ng mainit ang pork hamonado roll kasi kapag yan mainit, nandun pa rin po yung moisture sa loob. So may possibility na madurog po yung inyong karne. Next, ilalagay ko po yung sauce ng ating pork hamonado. Una ko pong nilalagay yung sauce bago po ilagay yung pork hamonado roll para mas maganda po yung plating. At para mas bongga, lalagyan ko po ito ng pineapple slices.
Next, tatanggalin ko na po yung tali doon sa ating pork hamonado. At dahil naglagay ako ng palatandaan kanina, madali ko pong makikita yung binuhol ko kanina. After po magupit yung gitna na yan, mas madali pong tanggalin yung tali. At nakikita nyo po sa video na walang kahirap-hirap tanggalin yung tali gamit po yung proseso natin kanina. Kahit ilang beses ko pang inikot yung tali dun sa magkabilang dulo, napakadali niya lang tanggalin. Next, gugupitin ko po ulit yung gitna. Ito po yung unang binuhol natin kanina. Next, hihiwain ko na po itong ating pork hamonado roll. Mas mainam po kung meron kayong matalim na kutsilyo para mas maganda po yung pagkakahiwa. At ayan, ganyan po siya kagandang hiwain kapag malamig na po yung inyong hamonado roll. Kaya bawal po itong hiwain ng mainit. Paalala lang po, this is my own version. Napakarami pong version ng hamonado. So matuto po tayong rumispeto sa version ng bawat isa. Dahil ang taong marunong magluto ay marunong ding rumispeto sa recipe ng bawat isa. By the way, pwede din po kayong gumamit ng boiled eggs kung ayaw niyo po ng salted egg. Next, pwede na po natin ilagay sa plate ang ating nahiwa na hamonado roll. May mga recipe po ng hamonado na boiled eggs po talaga ang gamit nila. Pero sa recipe ko po na ito, mas pinili ko pong gamitan ang salted eggs dahil iba po yung linamnam na ibibigay niya dito sa aking recipe. At lalagyan ko din po ito ng parsley para mas bongga ang ating plating. And here's my traditional pork hamonado roll. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button para updated po kayo sa mga yummy recipes. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa ulitin, keep safe everyone!